talagang kung ano yung the best, yun ang bibigay mo sa Lord. Extravagant yung pagbibigay mo sa Lord. Yung pag-worship mo, ganun din. Hindi lang po sa pera. Pati yung pag-worship mo talagang extravagant talaga. Dahil sabi kanina, hindi ka nga nahihiya. Talagang dire-diretso ka, sumisigaw ka pa para sa atin, Lord, na wala kang pakialam sa katabi mo. Ganun ang ginagawa po. God, who is the first and best, must have the first and best of everything. Whether na-rebuke po tayo, or na-comfort tayo, na-encourage po tayo, we do it because we love the Lord. We love His house, we love His people, we love His purpose. Servant's Force Devotion. Welcome to My God Connection. We will claim the power of Jesus and His Word. This is our commitment to God. Join us as we unite into intimate prayer to Jesus. My God Connection every Monday, Wednesday, and Friday, 3 p.m. on Facebook, YouTube, and Instagram. Let's talk about the Bible down to its smallest detail. Here on the Teaching Ministries Bible Survey, Wednesday, 7 p.m. on an exclusive YouTube link.
story is to finish what Jesus has started. Do whatever it takes. Church leadership is the most important work in this world. An Alpha Cephas knows his place. A leader who knows nothing about lighting another candle is no leader at all. Not just take the blame, take the hit. Anong pinakamahirap sa'yo? The Lord needs what He has deposited in you. And He needs it now. Giving your tithes and offering is fast and easy. Let us show you how. Using the GCash app, send money to this number and remember, refrain from attaching a voice clip due to its 72-hour expiration. You can also do a bank transfer via GCash. Just choose the bank transfer option, then select your preferred bank and key in the church's account details. PayMaya is also available for transferring funds when GCash is inaccessible. Just key in our church's account number. For those who prefer PayPal, just visit www.jctgbtg.com and click the Give Today tab. Our bank accounts are still open for direct and online deposits. These are the account names, account numbers, where you can deposit your tithes and offering. Project G-Code and Friends Again pledges. Remittance centers such as Western Union, M. Luwelier, Cebuana Luwelier, and Palawan Express are also your options when giving. Please write Judith Lagunsad or Efren Lopez as receiver and provide this contact number. To track your transaction, please make sure to send these details to the same contact number or send a photo or screenshot of the transaction to our official Facebook page. To know more about online giving, contact us at these numbers or send us a message on our Facebook page or visit us at our website at www.jctgbtg.com. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha, ha, ha! Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha, ha, ha! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Ha, ha, ha! Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Hindi ba abot, Pastor Lud? Kung ikaw ay masaya, pumadyak ka, Pastor Lud. Kung ikaw ay masaya, umembot ka. Kembot, kung ikaw ay masaya, kumembot ka. Kembot, kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, kumembot ka. Kembot, kung ikaw ay masaya, mag-amen ka. Amen, kung ikaw ay masaya, mag-amen ka. Amen, kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, mag-amen ka. Amen! Kung ikaw ay masaya, mag-praise the Lord.
praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, mag-praise the Lord. Praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, mag-praise the Lord. Praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha ha ha. Amen. Praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha ha ha. Kembot! Amen! Praise the Lord! Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, gawin lahat. Ha-ha-ha! Kembot! Amen! Praise the Lord! Good evening everyone! Pagpalain po kayo ng ating Diyos na buhay at salamat po sa ating Panginoon for this opportunity and of course sa ating mong beloved Bishop for allowing me to stand before you. So mga kapatid, sa hindi po pagtatagal, bago tayo magsimula, muli I'm requesting everybody, meron kayong cellphones, ballpens, papers, pwede kayong mag-take down notes. Sa pagkakataon po ito, yuko po muna natin ang ating mga ulo, tayo po muna yung humingi ng gabay sa ating Diyos na buhay. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Lord, na binigay mo po sa amin na muli makapakinig ng salita mo. Dalangin namin, Lord, na give us wisdom, knowledge, and understanding. Ilayo mo kami sa spirit of error. Ikaw po ang mauna po sa amin at ikaw lamang po ang maitaas. Dalangin ko rin, Panginoon, na ibaba mo ko sa pinakamababa, Panginoon, O God, sa pagkakataon pong ito. Hayaan mo, Lord, na ikaw po pumagitna o kumilos po sa amin at dalangin namin yung lahat ng mga kapatid namin na pauwi pa lang ay umabot po, Lord, sa aming Bible study, Panginoon. Kaya pong bahala, bless each and every one of us here, especially, Panginoon, ang buong crew, Panginoon, ang mga team na nandirito, Lord, na siya pong tutulong sa amin para, Lord, mai-air na maayos itong gawain na ito, Lord. Ikaw manguna sa amin magmula sa umpisa hanggang sa matapos. Salamat po. All these things we ask in Jesus' name. Amen. So praise God mga kapatid, tonight we are on our seventh subject in our series about the Feast of Israel. So mga kapatid, it is the most joyful and festive of Israel's feast known as Sukkot. So kung may katabi ka, sabi mo Sukkot or the Feast of Tabernacles. So the English word tabernacle means booth or hut. So the Israelites' reason to dwell in tabernacles or temporary shelters po during the holiday is to remind them of their 40 years. Take note, 40 years po in the wilderness when they had lived in similar shelters. So the feast was celebrated with great joy. Nandun talaga mga kapatid, nagalak or tuwan-tuwa po sila. And the purpose for its celebration was twofold. So ano po yun? Unang-una, it is God's past goodness, which reminds them about God's provision during their journey in the wilderness. So yun po yung una. Second is God's present goodness, which represents God's provision with the completion of the harvest. So take note, una, God's past goodness. Yung pangalawa po, God's present goodness. And for your information, there are three parts of biblical observance of this feast. Tatlo pong parte po yan sa biblical observance. So first, the people were to live in booths and rejoice before the Lord with branches. In Leviticus chapter 23, verses 33 to 43. Kayo na lang po magbasa kasi po medyo po mahaba. Pangalawa po, or second, there were to be many daily sacrificial offerings in Numbers chapter 29, verses 12 to 39. Third, in a sabbatical year po, the law was to be publicly read during tabernacles in Deuteronomy chapter 31, verses 10 to 13. Now, what are the significance of Sukkot? Brothers and sisters, three times during the year po, lahat po ng Jewish males were required to appear before the Lord in the temple. The Feast of Unleavened Bread, the Feast of Weeks, and the Feast of Tabernacles. So, ibig sabihin, during these three occasions, mga kapatid, on which ito pong male Israelites were required to go to Jerusalem to offer sacrifice at the temple and bring offerings of the produce from their fields. So, in Deuteronomy chapter 16, verse 16, basahin po natin.
Three times a year, all your males shall appear before the Lord your God in the place which he chooses, at the Feast of Unleavened Bread, at the Feast of Weeks, and at the Feast of Tabernacles. And they shall not appear before the Lord empty-handed. At ito pong tatlong ito ay tinawag po na pilgrim feast. Dahil po required po silang maglakbay or mag-journey patungo pong Jerusalem. At sa kapistahan pong ito ay inaatasan din po ang mga tao na dalhin po ang kanilang mga tithes, pati po yung offerings po nila sa templo. Bakit po? Dahil nga po hindi po sila pwedeng humarap sa Diyos nang wala pong dala sa kanilang mga kamay, hindi po pwede. Now, there are required sacrifices during the feast week po, mga kapatid. So ano-ano po yan? Each day, brothers and sisters, there should be one goat. So sa bawat araw, meron pong one goat. Ano pa po? 14 lambs. Ano pa? 2 rams. And a number of bullocks. Ito pong young bulls na tinatawag. And with meal offerings, kasama rin po, katulad po ng flour, ng oil, and wine. So apparently, Solomon's temple was dedicated during the Feast of Tabernacle in which the glory of God descended from heaven to light the fire on the altar and filled the Holy of Holies. In 2 Chronicles chapter 7, verse 1, when Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. Now, meanwhile, what do they pray for the Feast of Tabernacle? Ano po ba yung ipinapanalangin po nila during the Feast of Tabernacle? So, the Feast of Tabernacle, brothers and sisters, is observed when the anticipation of rain is at its highest. So, ibig sabihin po, ginaganap po nila ang kapistahan na ito sa panahon po na inaasahan po nila ang matinding pagbuhos ng ulan. In fact, even today po, the prayers for rain remain an important part of the feast. Talaga mahalaga po sa kanila yung nagpe-pray po para sa ulan. Dito po sa Feast of Tabernacles Observance. So sa araw po ng templo, yung pong mga Jewish pilgrims ay nagtitipon po sa Jerusalem para sa kapistahan ng tabernakulo na nanggagaling po sa mga village sa loob po ng nasyon at sa maraming iba't ibang bansa. So karamihan po ay nakasakay po sila sa caravan para po siyempre sa protection po nila, at habang nandun po sila nakasakay, naglalakbay po sila, nagsisigalakan po sila, nag-aawitan po sila yung mga tao, nagtatawanan po. At pagdating po sa Jerusalem ay nagtatayo po sila ng mga booths para sa kapistahan. At sa hapon po ng Tishri 14, mga kapatid, libo-libong mga boots po ang nakahilera sa mga kalsada na makikita. So sa lahat po sila ay matatagpuan sa Sabbath day journey sa templo. At sa paglubog po ng araw ay maririnig po yung tunog ng shofar. No, alala po ninyo, diniscuss po natin yung shofar na yan. So isa pong uri ng trumpet din. So maririnig ngayon yung tunog ng shofar na ito sa templo para i-anunsyo naman po ang pagsabit po ng holiday. So kaya ang mangyayari po dyan, lalong na-excite po ngayon yung mga tao habang gumagabi po ng gumagabi. At nandyan po yung mga magka-campfire, nandun po sila sa paligid habang nagkakasiyahan. Now, what about the pouring of the water ceremony? Brothers and sisters, sa araw po ng kapistahan, makikita sa temple service ang kanila pong pag-aabang sa ulan. Yan po makikita. In fact, every morning, ay nagbubuhos po sila ng tubig bilang alay sa Panginoon. Ganun po ginagawa nila. At yun po yung nagsisilbing prayer na nakikita para dumating ang ulan. So sa umaga po, habang inihahanda po ang maraming mga alay, ang high priest naman po, kasama po ang mga taong nagkakasiyahan sa pamamagitan po ng musika. Nandiyan, nagtutugtugan siguro po sila, mga kapatid. At pag-worship, nandun din po, patungo sa Pool of Siloam. At pagdating po doon ngayon, yung high priest na may dalang golden pitcher ay sasalok ngayon ng mahigit sa 1/4 na tubig mula po dun sa pool at ibabalik niya ngayon sa templo. So meron din po mga tao na kumukuha ng mga willows. It is some kind of tree po yan. At ang gagawin po nila, ilalagay po sa tabi ng altar sa templo. Samantalang, yun naman pong high priest na may dala pong tubig
na nasa loob po ng golden pitcher ay pupunta naman po sa southern gate. Ganun po ang gagawin ng high priest. So, southern gate ng templo na tinatawag na water gate. At habang siya po ay papasok sa loob, maririnig po ang tatlong beses na malalakas na ihip ng trumpeta at yung mga priest with one voice ay uulitin po ang mga salita ni Prophet Isaiah na ang sinasabi po ay, "Therefore, with joy, you will draw water from the wells of salvation." Yan po ang sasabihin po nila in Isaiah chapter 12 verse 3. "Therefore, with joy, you will draw water from the wells of salvation." So pagkatapos po, yung pong high priest ay marahang pupunta sa inner court naman ng temple at aakyat po sa bahaging mataas at pagbaling po niya sa kaliwa. Meron pong dalawang silver na basins po. Yung isa po ay para po sa regular drink offerings. At yung isa naman po na basin ay para po sa tubig na ibubuhos po para sa kapistahan. So habang ito pong high priest ay itataas ng dalawang kamay ang golden pitcher, so itataas niyang ganyan para ibuhos po yung water offering. Take note mga kapatid, ha? Ibig sabihin manggagaling po sa itaas at ibubuhos ang tubig habang ang mga tao po ay sumisigaw ng raise your hand. Yun po ay sisigaw ng mga tao. So at bilang tugon ng high priest na nakataas po ang kamay at ibubuhos po ang tubig mula po sa pitcher para makita ng mga tao ang kanyang ginawa. But unfortunately, ito pong kinagisnan na ito ay sinansala ni Alexander Janeus na ang mga magulang po ay nasa lahi din po ng mga priest. Ayon po sa kanya, kay Alexander Janeus, ang pagbubuhos daw po ng tubig ay hindi po iniutos sa batas po ni Moses. Ang sabi po niya, or ayon po sa kanya, kundi ito lamang daw po ay isang tradisyon. Kaya, instead na ibuhos mo ang tubig sa basin, ay ibinuhos niya po ito sa lupa. Kaya natin po nangyari, nagalit po yung mga tao. At nagkaroon po ng riot na 6,000 katao ang namatay. Ganun po karami mga kapatid. Ganun po yung namatay, ang dami. At nang humupa po yung gulo, yung pong water pouring ceremony ay mahigpit po nilang sinusuri. Kaya po ang ginawa po nila, habang ito pong high priest ay ibinubuhos po yung tubig sa isang basin, yun naman pong drink offering na wine ay kasabay naman din po na binubuhos sa isa pang basin. Take note, dalawa po yung binubuhos. Isa pong tubig at isa pong alak. So after that event, ay tatlong malalakas po na ihip ng trumpeta ang maririnig bilang senyales sa pag-uumpisa ng pag-awit. At ang mga tao po naman ay makikinig sa choir po ng mga Levites. Nandun po sila, makikinig po sila na inaawit po ang Hallel in Psalms 113 to 118. At sa takdang oras, brothers and sisters, ay i-wave po ng mga tao ang hawak po nilang palm branches na nakatuon po sa altar at sama-samang umaawit in Psalms 118, verse 25. "Save now, I pray, O Lord. O Lord, I pray, send now prosperity." So, brothers and sisters, ito pong Psalms 118 ay picture ng Messianic Psalms. At yun po ang nagbibigay dito sa Feast of Tabernacle ng tungkol sa Messiah. Kahit nga po sa New Testament, si Jesus Christ po ay sinalubong din po ng mga tao. Papasok po ng Jerusalem sa triumphal entry. At sumisigaw po ng Hosanna na ang ibig sabihin po ay save now. Sa John chapter 12 verse 13, "Took branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel." So ito pong ginawa ng mga tao sa Lord nung pumasok po siya sa Jerusalem ay fulfillment po ng Psalms 118. Take note, it is the fulfillment of Psalms 118. At ito po ay makikita rin po sa future in the book of Revelation chapter 7 verses 9 to 10. "After these things, I looked, and behold, a great multitude which no one could number of all nations, tribes, peoples, and tongues, standing before the throne and before the Lamb, clothed with white robes, with palm branches in their hands.
and crying out with a loud voice, saying, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. Ibig sabihin, ang pag-wave po ng palm branches during the Feast of Tabernacles ay may kinalaman po sa pagpasok po ng Panginoon sa Jerusalem. So habang ang mga tao po ay nag-wave din po ng mga palm branches, ay may kinalaman din po ito sa wine-wave ng mga branches po, ng mga saints po, sa harapan po ng Diyos sa darating po na panahon. Now moving on, what about the temple lighting ceremony? Alam niyo mga kapatid, ang pagdiriwang po ng water pouring or water libation ceremony ay ginagana po sa gabi po yan ng pista na kasabay po ang light ceremony in the temple. Ang pagdiriwang po nito ay makapigil-hininga or exciting po talaga. Dahil sa buong gabi po, ang mga elders po ng Sanhedrin po ay nagpe-perform po ng torch dances. Samantalang, ang temple po at ang kalsada po ng Jerusalem ay kumikinang ngayon po sa ilaw dahil po sa apoy na nasa menorah oil lamp po. While they are celebrating, yun naman po mga grupo ng mga Levites ay magtitipon po sa inner court po at tatayo po sila sa 15th step or 15th na hakbang po ng hagdanan. At maririnig po ang tunog ng temple flutes, yung pong trumpets, yung pong harps nandiyan, maririnig po at iba't iba pang mga string instruments habang kumakanta po ang mga Levites ng Psalms 120 to 134. At ito po ay gabi-gabi po nilang gagawin hanggang sa huling gabi po ng pagdiriwang. Now, sa John chapter 7, verse 2, ang sabi po rito, now the Jews' Feast of Tabernacles was at hand. The day after the Feast of Tabernacle, the Lord Jesus Christ went to the Mount of Olives to teach in the temple and said in John chapter 8 verse 12, then Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. So Jesus clearly said that I am the light of the world. Malinaw po na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo yan. While in John chapter 9, after he healed the blind man, this is what he said. John chapter 9 verse 5, as long as I am in the world, I am the light of the world. Once again, he said, I am the light of the world. Ang tanong, bakit niya po sinabi yun? Alam niyo mga kapatid, Jesus' claim to be the light of the world was related to the temple light celebration. Related po ito dyan, yung pong sinabi niya, I am the light of the world during the Feast of Tabernacles. Now, meanwhile, here are the six things to consider about the modern day observance of the Feast of Tabernacles. Ano-ano po yun? Unang-una or first, pag sinabi po natin Feast of Tabernacle, ang pinakasimbolo po nito ay ang tabernacle itself. Ito po ay nagpapaalala po ng magtayo po sila ng tent sa wilderness. So ito pong tent na ito ay meron lamang pong tatlong walls na binalutan po ng sanga ng puno. Ang mga bubong po nitong tent nila po ay para po mga gawa po sa straw, para po mas malilim during the day. Pero pagdating po sa gabi, sapat naman po para makita naman po nila yung mga bituin o yung mga stars po sa langit. At ang loob po nito ay may mga dekorasyon po ng mga iba't ibang kulay po ng mga prutas, pati po gulay meron. At sa araw mismo ng kapistahan ay doon po sila kumakain at natutulog. Now, let's go to the second thing to consider. In Leviticus chapter 23 verse 40. And you shall take for yourselves on the first day the fruit of beautiful trees, branches of palm trees, the boughs of leafy trees, and willows of the brook. And you shall rejoice before the Lord your God for 7 days. So for your information, nagkaroon po ng controversy ang mga Saduceo at ang Pariseo regarding dito po sa talata po ito. Ang mga Saduceo po kasi, naniniwala po sila na ito pong verse na ito ay patungkol po sa materyales na gagamitin po sa pagtatayo po ng booth or nung tent. Yan po ang paniniwala nila.
While samantalang ito naman po mga Pariseo naman, naniniwala naman po sila na ito po'y patungkol daw po sa mga sanga na kanila pong bibit-bitin sa kanila pong mga kamay habang sila po'y sumasamba ng buong kagalakan. So, pero para wala pong alitan, para wala pong problema, ay pareho po nilang ginawa. Yung ginawang materyales at ginamit po din sa pagsamba. At apat po na klase ng puno po ang ginagamit po nila sa pagdiriwang. So, unang-una, ito po tinatawag na etrog. Na ito po yung isa pong puno na nagbubunga po ng lemon or lemon tree. Yung pangalawa naman po na puno, yung pong lulav na tinatawag. Ito po yung isang sanga ng palm tree. At pagdating naman po sa pangatlo, yung pong hadas or myrtle tree na tinatawag. So ito po, yung dahon po nito, medyo maninipis po naman mga kapatid. Now, yung pang-apat naman po na puno, yung pong arava or willow tree. So ito po, madalas naman po, dalawang sanga lang po nito ang hawak po nila. Now, let's go to the third thing to consider. Ano po ba yung pangatlong bagay na kailangan consider? So, during the ceremony, pinaiikutan po nila na buong kongregasyon po ng mga tao yung pong sinagog habang inaawit po yung pong Psalms 118. At nasa sentro po ay yung pong scroll ng Torah po. So sa araw po na ito, yung pong willow or yung arava branches po ay hinahampas po nila sa mga upuan ng sinagog. Para ano po? Para po tanggalin po yung mga dahon po na simbolo po ng pagsisisi at pagtanggal po ng kanilang mga kasalanan. So remember mga kapatid, yung pong sanga ay hinahampas po nila sa upuan ng sinagog para tanggalin po yung dahon at simbolo po ng pagsisisi at pagtanggal po ng kasalanan. Now, what about the fourth thing to consider? So alam po ninyo, kahit po yung pong water pouring ceremony at light celebration po ay hindi na po nag-i-exist. Pero yung pong concept of rejoicing, take note, yung pong concept of rejoicing ay konektado pa din sa Feast of Tabernacle. So, in the Middle Ages po, nagkaroon po sila ng bagong holiday na kung tawagin po ay the rejoicing of the law. So lahat po sa synagogue ay binibigyan po ng pagkakataon na bumasa po sa banal na kasulatan mula po sa Torah. At pagkatapos po, ang kongregasyon po ay magmamarcha po, paikot po ng sa synagogue. With great rejoicing, nandun yung talagang matinding kagalakan sa kanila habang nagmamarcha. Habang nakataas po ang Torah scroll sa harapan nung kanilang parade or parada. Now, punta naman po tayo sa panglimang bagay na kailangan ni consider. So dito po mga kapatid, madalas po ang Biblia po ay sinasabi yung tungkol po sa final judgment bilang pag-harvest po in the Old Testament. In Joel chapter 3 verse 13, "Put in the sickle, for the harvest is ripe. Come, go down, for the winepress is full. The vats overflow, for their wickedness is great." Then, in the New Testament, Matthew 13:39, "The enemy who sowed them is the devil. The harvest is the end of the age." Ito na naman, binanggit ang harvest. "And the reapers are the angels." And in the book of Revelation, chapter 14, verse 15, "And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him who sat on the cloud, 'Thrust in your sickle and reap, for the time has come for you to reap. For the harvest of the earth is ripe.'" So this will happen in the future when God gathers his people unto himself and burns the wicked like the chaff and stubble. Pag sinabi nating stubble, meaning they will be left in the ground para pagkatapos po ito putulin yung mga tanim, maiiwan po sila. In Malachi chapter 4 verses 1 and 2, "For behold, the day is coming, burning like an oven, and all the proud, yes, all who do wickedly will be stubble." Ayun, sinabi. "And the day which is coming shall burn them up, says the Lord of hosts, that will leave them neither root nor branch." Verse 2,
But to you who fear my name, the Son of Righteousness shall arise with healing in his wings, and you shall go out and grow fat like stall-fed calves. So that means, pagdating po sa millennial kingdom, ay iipunin niya po yung pong remnant ng Israel. So binanggit po ito ni Prophet Isaiah nung sinabi niya po yung tungkol po sa pag-ani po ng olibo. The Bible says in Zechariah chapter 14 verses 16 to 17, "And it shall come to pass that everyone who is left of all the nations which came against Jerusalem shall go up from year to year to worship the King, the Lord of hosts, and to keep the Feast of Tabernacles." Verse 17, "And it shall be that whichever of the families of the earth do not come up to Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, on them there will be no rain." So the Gentile nation that refused to keep the Feast of Tabernacles in the millennial kingdom will receive no rain upon their lands. Alam niyo po, this passage provided the biblical basis for the tradition of praying for the rain during the Feast of Tabernacles. So ibig sabihin po, dito po pumasok yung pong sinasabi po ng mga preachers na no worship, no rain. Now, kung i-apply po natin sa spiritual, ang Feast of Tabernacle, ay napakaganda po nito, mga kapatid. Dahil po unang-una, yung pong pagpapagpag ng branch na may mga dahon po ay katumbas po ng ating pagsisisi ng kasalanan at kapatawaran na nagdulot po ng kaligtasan sa atin. Kaya sa literal po na pagdiriwang ay pinapagpag po ang branches. Pero pagdating po sa atin naman ay pinapagpag po ang kasalanan through repentance. In Acts chapter 3 verse 19, "Repent then and turn to God so that He will forgive your sins." Second, yung pong tent na tinirhan po nila temporarily or pansamantala ay binaliktad ng Lord. Dahil na instead po na tayo po ang tumira sa tent para ipagdiwang po yung Feast of Tabernacle, ay ang Diyos na po ang tumira sa ating puso, mga kapatid. In Ephesians chapter 3 verse 17, "That Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love." Pangatlo, yung pong pagwawagayway po nila ng palm tree ay katapat po ng pagwawagayway ng ating mga kamay. Pag nagpe-praising po tayo bilang pagpupuri at pagpapasalamat sa ating tagapagligtas. In Psalms chapter 63 verse 4, "Thus I will bless you while I live. I will lift up my hands in your name." Now, yung pong pang-apat, yung pong rejoicing naman ay nagre-rejoice po tayo dahil sa salvation na binigay sa atin ng ating Panginoon. In Philippians chapter 4 verse 4, "Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice." So kung mapapansin po ninyo, ang rejoicing po sa Old Testament ay tuwing nagdiriwang lang po sila ng Feast of Tabernacles. Samantalang sa New Testament po ay sinabi po ni Apostle Paul na rejoice always. So ibig sabihin, all the time, nagre-rejoice po tayo dahil sa kaligtasan po na binigay po ng Panginoon sa atin. Panglima, ang pag-aalay po ng mga hayop sa kasalanan ay binaliktad din po ng ating Panginoon. Siya na po ang inialay at pinatay para sa ating kasalanan. In 1 Peter chapter 3 verse 18, "For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but made alive by the Spirit." At sa part naman po natin, in Romans chapter 12 verse 1, "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy." Take note, "that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service."
Tayo na ang alay na buhay, hindi para sa kasalanan, kundi dahil tayo ay mga banal sa harap ng ating Panginoon, dahil siya din po ang nagpabanal po sa atin. Panganim, yung pong light ceremony ang isa sa matindi sa lahat ng literal Feast of Tabernacle, brothers and sisters. Dahil punong-puno po ng liwanag ang templo at lahat ng kalsada sa Jerusalem. Pero sa spiritual side po ay may propesya po sa Old Testament in Isaiah chapter 49 verse 6. Indeed, he says, "It is too small a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved ones of Israel. I will also give you as a light to the Gentiles." Ulitin ko. "I will also give you as a light to the Gentiles, that you should be my salvation to the ends of the earth." Ibig sabihin, ibibigay pa lang po ang ilaw, samantalang sa New Testament, in John chapter 8 verse 12, "Then Jesus spoke to them again, saying, 'I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life.'" Meaning to say, ang light ay hindi lang po sa Jerusalem, but rather sa buong mundo. Hindi para sa selebrasyon, kung hindi para masaklawan ng ilaw ang lahat ng mga tao na nasa kadiliman, para sila po ay maligtas. Hindi lang yung dating ilaw na nasa templo, mga kapatid, na nasa isang lugar lang po. Pero ngayon, ang ilaw ay nasa lahat ng dako, at hindi lang dahil siya ang ilaw, hindi tayo pong lahat ng mga mananampalataya ay naging ilaw ng buong mundo. Kaya nga kahit sa ang parte po ng mundo magpunta, basta may tunay na Kristiyano or Christian, ay tiyak na may ilaw or may light kung makikita. Amen po ba? Pangpito, about the water pouring ceremony. Kung maalala po ninyo, sa celebration po nila, ang high priest po ay pupunta po sa mataas na parte or bahagi po, at itataas po ang golden pitcher na may lamang tubig, at ibubuhos po sa vessel or sa basin. For your information, meron pong tatlong sources of water sa Israel nung araw. Ano-ano po yan? Unang-una is the cisterns, or ito po'y tangke ng tubig na kumukuha po ng tubig mula po sa ulan. So meron po malaking cistern at meron po maliit na cistern. Ang problema po dito, pag maliit po na cistern po, ay madali po maubos. While pag malaki naman po, ay madali naman po magkaroon po ng mga dumi or germs at bacteria, madali po siyang dumumi. Pangalawa po, yung pong deep well. Ang problem naman po with this, ay natutuyo po naman ang deep well. While yung pangatlo pong source nila ng tubig, yung pong rivers being fed by springs, ibig sabihin free-flowing river po yan, which is known in the Bible as living water or tubig na dumadaloy ng tuloy-tuloy. Pero mga kapatid, may sinabi po ang Lord sa Jeremiah chapter 2 verse 13. "For my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters." Take note, the fountain of living waters. "And hewn themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water." Meaning, nung magkasala po sila, ininterpret po ito ng Lord na ang mga Israelites po ay umasa sa cisterns, just po sila umasa. So ipiniliwanag ko po sa inyo kanina nang gawa po ito ng tao, ito pong cisterns na ito, kaysa sa fountain of living water. But in the New Testament, in the book of John chapter 7 verse 38, "He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." Take note, will flow rivers of living water. So binanggit po ng Lord ang rivers of living water. And I just want you to know, brothers and sisters, that the ancient Jewish theology referred the water ceremony as the outpouring of the Holy Spirit in the last days. In fact, in John chapter 7, verses 38 to 39, "He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." Verse 39, "But this he spoke,
concerning the Spirit, whom those believing in Him would receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. It is prophesied in Isaiah chapter 32, verse 15. Until the Spirit is poured upon us from on high. Take note, until the Spirit is poured upon us from on high. And the wilderness becomes a fruitful field, and the fruitful field is counted as a forest. And in Joel chapter 2, verses 28 to 29, and it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit on all flesh. Again, I will pour out my Spirit on all flesh. Your sons, your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. And verse 29, and also on my men servants and on my maid servants, I will pour out my Spirit in those days. In other words, lingid sa kaalaman po nating mga Kristiyano, ang Feast of Tabernacle po ay madalas po nating gawin spiritually. Bakit ko po sinabi? Una, ito po ay katulad po ng pagpapagpag po ng branches with mga dahon po na sagisag po ng pagsisisi at pagtatanggal po ng kasalanan na madalas po nating gawin pag tayo po ay nagkakamali at nagkakasala sa Panginoon. Pangalawa, walang tabernacle naman po ay everyday nasa puso natin, which is the type ng tabernacle ng Lord. Pangatlo, yung pong pagwagayway po ng palm tree. Sa atin naman po, ito po ay everyday praising sa Lord habang winawagayway po natin ang ating mga kamay. Pang-apat, yung pong rejoicing ceremony na sinabi po ni Apostle Paul na rejoice always. Araw-araw ay pwedeng mag-rejoice tayo dahil sa ating tagapagligtas. Pang-lima, yung pong pag-aalay ng hayop na patay. Sa atin naman po ay everyday nakaalay ang ating sarili na buhay at banal sa harap ng Diyos. Pang-anim, yung light ceremony naman po ay pirmi naman tayong nag-iilaw sa ibang tao everyday. Maliban na lang kung may toyo ka. Panghuli or pangpito, sa water ceremony po, alam po nating lahat na everyday nasa atin po ang Holy Spirit. At isang beses lang po ibinuhos at pwede mo na itong tanggapin kahit kailan. In other words, ang ibig ko pong sabihin ay mas matindi po ang celebration natin ng Feast of Tabernacles. Mas matindi. Bakit po? Dahil po sa kanila ay literal at minsan lang sa isang taon ipinagdiriwang. Pero sa atin po, sa spiritual, ay pinamumuhay po natin araw-araw. And this is what the Feast of Tabernacles is all about. So now why may natutunan po tayo, nakapag-take down notes po tayo. So muli mga kapatid, salamat po sa patuloy na pagsuporta po ninyo. So sa pagkakataon pong ito, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Magpasalamat po tayo sa mga salitang binigay niya po sa atin. Yuko natin ang ating mga ulo. Panginoon, minsan pa kayo nagpapasalamat sa iyo sa mga salita mo. Salamat, Panginoon, pinakita mo po sa amin what happened back then, Panginoon, especially sa Feast of Tabernacles. Kaya mo, Lord, na lahat ng aming mga napakinggan, Lord, ay may apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon, pinakita mo sa amin na ikaw ay nananahan sa aming mga puso. Nang patuloy, O Diyos, sa amin pwede namin ipagdiwang araw-araw na hindi po katulad ng araw na isang beses lang po nila ipagdiwang sa isang taon. Pero sa panahon po namin, ngayon pinakita mo ay everyday, pwede namin ito i-celebrate. Salamat sa mga salita mo. Salamat, Panginoon, O God, sa mga natutunan namin. Kano pong bahala sa mga anak mo na nandirito. Hiyan mo, hindi lang basta namin mapakinggan ito, bagkos ito'y tumimo sa aming mga puso at isipan, Panginoon, O God. Muli,
Sa pagkakataong ito, binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan sa dakila at matamis na pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Meanwhile, to all our first-time viewers, kanina po ako naalala po ninyo, nabanggit ko po yung i-apply po natin sa spiritual ang Feast of Tabernacle. Napakaganda po nito dahil yung pong pagpapagpag po ng branch na meron po mga dahon po ay katumbas po ng ating pagsisisi ng kasalanan at kapatawaran po na nagdulot po ng kaligtasan po sa atin. Kaya nga po sa literal po na pagdiriwang ay pinapagpag po ang mga branches. So sa atin naman po, ay pinapagpag po ang kasalanan through repentance. Kaya lang, ang tanong po, papaano po tayo magre-repent? Alam nyo mga kapatid, first, we need to accept Jesus in our lives by believing in His gospel. Kaya alam po, what is the gospel of Jesus Christ that we need to believe? In the book of 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Now the gospel of Christ is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Kaya lang po, right after we believe, hindi po dyan natatapos. We need to apply this gospel to ourselves. Sa paano pong paraan? By obeying the gospel. In the book of Acts chapter 2 verse 38, kung naalala nyo, binanggit ko about repentance. Ang sabi po rito sa talatang ito, then Peter said to them, repent! And let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Katulad ng binanggit ko po sa inyo, kailangan tayo po'y magsisi ng ating po mga kasalanan. Ito naman po'y katumbas or simbolo po ng pagkamatay ng ating Panginoon. So para bagang pinapatay po natin ang ating po mga kasalanan through repentance, andun po nahihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. At naniniwala po ako na kahit gaano kalaki, kahit gaano kabigat ang nagawa nating pagkakulang, pagkakamali sa Panginoon, the Lord is willing and able to forgive your sin as long as makita ng Panginoon yung puso po natin, nandun yung genuine na pagsisisi. Yan po yung unang step. We need to repent. Kailangan magsisi po tayo. Yan naman po, take note, na naman po yung nagsisimbolo ng kamatayan ng ating Panginoon. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ, which symbolizes the burial of Jesus Christ. So tayo naman po yung babautismo naman po sa tubig sa pangalan ni Jesus Christ. So, para bagang inililibing po natin ang ating mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. Take note, that water, according to 1 Peter chapter 3, verse 21, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. So yan po ang silbi ng water baptism. So take note, we need to be baptized in the name of Jesus Christ po yan. Yan po yung pangalawang step. Third is we need to receive the gift of the Holy Spirit, which symbolizes the resurrection of Jesus Christ or yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon after 3 days. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Marami po sa atin gusto magbago, kaya lang hirap na hirap tayo dahil sa ating po mga kahinaan, ang dami natin weaknesses. Lahat tayo may mga weakness, mga kapatid. Walang tao na walang kahinaan. Kaya lang, in order na ma-overcome natin yung kahinaan na yan, kailangan natin ng Holy Spirit. Kailangan natin ng kaloob ng Holy Spirit po sa atin. Kasi po, ano nangyayari sa atin? Magbabago tayo ng panandali ang panahon eh. Isang buwan, dalawang buwan, susunod na buwan, or pangatlong buwan, balik ka na naman sa dati. But once you have the Holy Spirit or the gift of the Holy Spirit in you, yan po yung tutulong po sa atin para magbago, para ma-overcome yung ating mga kahinaan at para makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. At yan po yung pangatlong step, we need to receive the gift of the Holy Spirit. So take note, unang-una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon,
Pwede po ba na itaas po natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko? Yuko natin ang ating mga ulo, pikit natin ang ating mga mata, and please repeat after me with this prayer. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung unang step. The second step po is we need to be baptized. So sa lahat naman po ng gusto magbabautismo, andyan po yung telephone numbers po natin. Sa baba po ng mga screens po ninyo, pwede po kayong tumawag po dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Or otherwise, pwede po kayong mag-message po directly sa ating pong FB page. Iwan lang po kayo ng mensahe dyan para masagot po namin, para mabigyan po kayo ng further instruction. So once again, brothers and sisters, maraming maraming salamat po sa suporta po ninyo. Salamat sa opportunity na ito. So on behalf of our beloved Bishop, God bless every one of you, and to God be all the glory. Yeah.